So, sa mga nandiyan tayo sa panibagong tagpo ng ating vlog. So, ang gagawin po natin ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga ginagamit ko sa paggawa ko po ng mga vlogs, short films, o kahit ano mong pinapakita ko po sa aking channel. So, ito po ang ating What is my vlogging equipment? So, kung bago ka lang sa aking channel, click mo na ang subscribe button at i-turn on mo na ang bell notification para lagi tayong updated sa lahat ng mga video. So, kung inaantay natin, let's go! So, una sa lahat, nandito po yung aking mga vlogging equipment. So, makikita niyo, napakadaming tripods. So, ito po mga vlogging equipment kong ginagamit. Ay, ilan po dyan ay binili ko. Ang ilan po dyan ay binigay lang sa akin. So, simulan ko na hiligan gumawa talaga ng mga video. Nung college ako, pinagawa kami ng parang project, kung hindi kami gagawa ng ganung klaseng video, babagsak kami. So, no choice. Since mahilig naman ako sa mga, basta mga software, doon na time na naging, para akong bigla-bigla na lang nag-snap sa aking kaisipan na parang gusto kong gumawa ng video kasi nagagandahan talaga ako pag gumagawa ka na ng mismong video. Kasi pag mahilig ka manood ng video o mga pelikula, minsan magkakaroon ka ng curiosity, paano kaya nila ginagawa yung ganong klase ng cinema or ganong klase ng movie. So, doon. So, ngayon, yung napuno na yung interest ko sa pag-video, naging hilig ko na talaga siya. Gusto ko na talagang gumawa ng mga videos kahit, kahit wala ka na makita. Kasi nag-YouTube, may YouTube na before, pero hindi lang ako talaga nag-YouTube. Mostly, for lang, ginagawa ko lang siya para ipangyabang, gusto ko lang ipahit sa mga tao, ito, panuri mo, ulupit na ito. So, ganoon lang ako, masaya na ako sa ganoon. Hanggang sa yun, lumipas yung mga oras, nagkaroon po tayo ng trabaho. Siyempre, meron na tayong pinagkakitaan para bumili ng kailangan natin gamit. So, eto na yung kinalabasan. So, anyway, so dahaba ng intro. Simulan natin sa pinakaunang-unang gamit ko na nandirito. So, let's go. So, ang pinakaunang-una kong gamit is yung camera ko na to. Yan. Ang camera ko po dalawa. Isang cellphone at isang Canon PowerShot SX600HS na may wifi connection. Una ko po itong nabili, siguro ang halaga pa nito before, siguro around 15 to 19,000 yun. Parang ganun yung, kung matatanda ako, yun yung price na itong item na to. Siguro nagpas 5 years na to sa akin. Yun. So ito, kinagandaan kasi nito camera na to. Nag-iisip kasi talaga akong bumili ng DSLR that time. Kaso nga lang yung budget ko is hindi kaya bumili ng DSLR. So, nung nakita ko yung specs ng camera na to, na Canon na ito, nakita ko na yung pag-capture niya ng video kumpara sa mga video ng Digicam. Kasi, so mirrorless camera na rin ito na hindi natatanggal yung lente. Pero yung mga bago lumalabas po ngayon is natatanggal na yung lens na talaga nakakapagpa-improve ng kanilang camera. Ito rin. Pangalawa, syempre, wala nga akong mapaglagyan na ito kasi kailangan ko ng tripod, kailangan ko, sa church, kailangan ko ng ini-stick ko lang siya sa isang pwesto para mag-capture ng mga wire. And then, eto na, lumitaw itong tripod ko na ito. Ito po, ang brand na ito ay wala nakalagay. Pero ang brand po na ito, ito ay CDR King tripod. At sa pagkakalam ko, ito yung pinakamalaki kasi maraming level yun, maraming sizes yun eh. Ito yung pinakamalaki ng CDR King na tripod. So, paano ko ito nakuha? Ito po ay hindi sa akin. Ito po ay sa kaibigan ni Eric, na asawa ko. Anong nangyari? Mahilig din pala siya magkukuha ng mga bumili siya nito pero hindi niya hilig talaga gumawa ng video. Eh syempre, kaibigan natin, dinaming-jaming. So, ang ginawa niya, binenta niya sa akin ng mura. Ngayon, mura nga, binibenta. Kaso, anong nangyari? Hindi ko pa nabayaran lahat. Actually, parang kalahati lang yata yung nabayaran ko sa presyong binigay niya na murang-mura na, eh hindi ko pa nabayaran lahat. Sumunod ay bumili po ako ng another tripod. Actually, bumili pa ako ng isa pang tripod. At yun yung ginagamit natin ngayon. Ang brand nito ay Benro Photo Video Tripod. So,
kung ito okay na para sa akin, mas malupit itong isa. Mas maganda yung kanyang paning. Do yung head niya is halos parehas, pero mas makita mo yung durability at yung kanyang yung build niya is mas maganda. Benro tripod. Yun, since may trabaho na nga tayo, bumili ako ng sarili ko kasi bakit dalawa? Kasi nung time na yon, may dalawang cellphone yung ginagamit ko na panggawa ng short film kasi kailangan ko ng dual angle. So kailangan ko ng dalawang camera kasi sumunod, ayan. Since kumagawa ko ng short film, bumili ako ng yan. Kung familiar po kayo sa gamit na to, yan. Yung Steady X Video Stabilizer, stabilizer. So ito, ang halaga po nito is 1,500 at that time. Kaso hindi ko naman talaga siya nagamit. Kaya nangyari, natengga lang siya. Kasi hindi ko talaga siya magamit na matino. Hindi ko alam. Kaya siguro napansin ko doon sa review, kasi bilhin ako ng bili. Nung nangyari nun, nakita ko sa review, na parang walang magandang review rito. May gumawa lang ng video, pero napansin ko parang walang pagkakaiba sa pagka-handheld mo na lang. Kaya ang nangyari, hindi ko na siya ginamit. Tinago ko na lang. Sobrang tagal na ito sa akin. So, mga mahigit nga 5 taon na rin ito. Kaya nangyari, kinuha ko to. Kinuha ko yung hawakan niya. Ayan. At ginawa ko siyang vlogging. Parang vlogging monopod siya. So, lagyan mo lang yung cellphone mo rito. O, hawakan mo. Maganda pa yung hawakan. Tapos, actually, recently ko lang din to ginawa. Parang siguro 1 week ko lang to ginawa kasi nakita ko na hindi nagagamit yung stabilizer ko. Kunin ko nga yung mga parts na pwedeng mapakinabangan. So, yung mapakinabangan sa kanya, etong kamay, yung hawakan, yung handle. Tapos, ginawa ko rin tong ulo. Ito yung ulo niya, yung ball head. Actually, itong mount, camera mount na to, yung cellphone mount is galing pa to sa mga nabili kong monopod dati na disposable monopod. Ang kinuha ko, yung mga ulo lang nila. Kasi pag binili mo ng bukod, mahal. Kaya bumili ako ng monopod para pakuha lang to. So, ganun yung nangyari. Sumunod, nadaan akong divisorya. Kami ng asawa ko, noong time na ikakasal kami, nasaktuhan ko, may nakita akong ganito. So parang gusto ko kasi gumawa ng shot na mababa lang. So, nangyari, bumili ako nito. Magkano ba to? 250 lata to? Hindi ko alam kung magkano yung price nun. Basta mura lang, wala pang 500. So, kaya nagkaroon ako nito. So, yan. Useful naman siya sa mga lower angle na shot. So, kaya kahit paano, nagagamit ko pa rin to. Pero madalas hindi. Sumunod, nagkaroon po ako ng Gorilla tripod. So, tatanungin nyo, ang dami ko naman ng mga monopod dito o tripod dito. Bakit pa ako kailangan ng Gorilla tripod? Actually, bumili ako ng large dati nung Pasko. Kaso, nangyari, napaglaruan ng mga bata, nasira. So, sakto, aking kaibigan na si Bell. Yan. Galing siyang Baguio. Actually, taga-Baguio siya. Tapos, umuwi siya dito sa Manila. Nakita ko, gamit na to. Tinanong ko, ba't siya may ganito? Sabi niya, sa akin na lang daw. No, siyempre, tatanggi ba ako? Akin na lang, ilagay ko. So, yun. Alam niyo sa Gorilla tripod? Napaka-useful talaga nito kasi madaling mag-vlog. Anytime, pwede mong i-bend. Kahit anong pwedeng gawin eh. Isabit mo, ilagyan mo siya sa sahig, gawin mong vlogging cam na hello, what's up man? Isa pa, diba? Ang gag ko na ang vlog, o diba? So, maraming gusto. Ito talaga yung gamit na gamit kong item sa lahat ng mga gamit ko. Actually, laspag na nga ito eh. So, pero so far, napapakinabangan pa. So, ito yung Gorilla tripod ko. Ito yung latest lang. Alam ko, kaka-upload ko lang yung unboxing ko na ito eh. Ito yung binili ko. Neto lang. Siguro wala pang isang buwan itong gamit na to. At kaka-unbox ko lang talaga nito. Ito yung Yunteng video monopod or photo video monopod na hindi ko pa masyado nagagamit. Pero so far nga, sabi ko nga sa'yo, pahabol, gagawa natin ng vlog. Maganda siya, promise. Napakaganda niya niya. Napakaganda nito para sa mga ginagawa kong short film. At kasi may ginagawa kong short film ngayon, hindi ko pa i-release. Pero I hope
ma-upload ko siya bago mag-Christmas. May nakalimutan pa ba ako? Ayun, Boya microphone. Yun, ginagamit ko po ngayon yan. Eh, hindi ko pa maipakita sa inyo. Siguro picture na lang, lilitaw dyan, overlay. Or layer na lang dyan sa video natin. So, Boya MM1 microphone. So, malaking tulong po sa akin para sa audio. Last but not the least, hindi lang kita dito kasi ginagamit natin. So, ang gamit po nating vlogging camera is Oppo F11 Pro na talagang solid sa kanyang rear camera at saka front camera. Na ito to, nakikita nyo, hindi to kaya ng camera ko na Canon kasi wala pa nga po akong DSLR na natitwist yung kanyang LCD screen. So, ito yung ating ginagamit. So, I hope dito ko na tapusin to ating video. I hope ay nakatulong ito para sa ilang po mga ating mga vloggers dyan around the Philippines. Yeah. So, siguro piece of advice dun sa mga, yun, baguhan din na katulad ko, continue lang yung inyong mga pangarap, kahit may mga pampagulo talaga sa buhay nyo na kahit mismo, halimbawa, pamilya mo hindi sumusuport sa ginagawa mo, talagang kontra sa ginagawa mo. Kasi minsan talaga, guys, alam ko kahit kayo naranasan to, na feeling mo ikaw lang mag-isa ang gumagawa ng isang ganitong pangarap. Kasi talagang totoo naman, ikaw lang yun, sa sarili mo. Wala namang ibang ikaw pwedeng, walang ibang tutulong sa'yo personally. Wala talaga ibang tutulong sa'yo kundi ikaw lang din. Uminsan na tayo, humuhugot tayo ng lakas dun sa mga tao na kapaligid sa atin para i-push natin at ipagpatuloy yung ginagawa natin. And I advise sa inyo, huwag niyong pansinin yung mga gumugulo sa inyo na huwag kayong lumago dyan sa inyong passion. So I hope nakatulong itong video na to. At yun nga, simple lang yan talaga ang gamit ko. Wala pa nga yan sa ibang mga vloggers talaga eh. So, Sabadar signing off. Peace!